Masayang balita ang hatid para sa mga sumusuporta sa aktor na si Vong Navarro ngayong araw dahil napagalamang pinayagan siyang magpiyansa para sa pansamantala niyang kalayaan. Pinagbigyan ng isang korte sa Taguig City ang hirit ni Vong na makapagpiyansa sa kinakaharap na kaso. Itinakda ni Judge Lorelei Datahan ng RTC Branch 69 ng 1 milyong piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng aktor. Base sa desisyon, sinabi ni Judge Datahan na sa ngayon umano ay wala siyang nakikita na mabigat na ebidensya na magsasabing ginawa nga talaga ni Vong ang alegasyon sa kanya ng modelong si Denise Cornejo. Pahayag ng judge, viewed in light of all the foregoing and taking the evidence presented in the bail hearings as a whole, this court is not convinced at this point that there exists a presumption great leading to the inference of the accused guilt. Gayunpaman, nilinaw din ng judge na bagamat napagbigyan ng hirit ni Vong, hindi pa rin umano mapipigilan na busiin ng husto ang mga ebidensya at testimonya sa mga magaganap na paglilitis. Dagdag pa nito, it must be emphasized that a grant of bail does not prevent the court, as trier of facts, from making a final assessment of the evidence after full trial of the merits. Samantala, ayon sa isang panayam sa abogado ni Vong na si Attorney Alma Malyonga, kung hindi raw ngayong araw, ay bukas na ng umaga maaaring makalabas ng kulungan ng aktor. Dagdag pa nito, may nakita raw ng mga inconsistencies sa mga pahayag ni Denise laban kay Vong, kaya naman hindi raw naging mahirap ang pag-aproba ng petisyon para sa piyansa ng aktor. Pahayag ng abogado ni Vong, ang maganda sa resolusyon, ineksaktong mabuti ng korte kung bakit sa palagay niya ay hindi sufisyente ang ebidensyang inilahad ng prosecution. Ayon sa hukom, sobrang maraming inconsistencies para paniwalaan. Masayang masaya raw sila lalo na si Vong dahil kahit papano raw ay may magandang development sa kanyang kaso. Pinasalamatan din ng kampo ng aktor ang korte sa masinop at maayos na pag-analyze ng mga ebidensya na nagresulta ng pagkaka-aproba ng kanyang piyansa. Mga pahayag pa ng abogado, this is a very happy development for all of us. Nagpapasalamat kami sa korte sa masinop at magandang pagkaka-analyze niya ng ebidensya na nagresulta sa pagkaka-grant ng bail. Samantala, mararamdaman din ang saya mula sa mga sumusuporta kay Vong dahil sa balitang ito. Ngunit kung may mga nagbunyi, meron din namang dismayado at masama ang loob, katulad na lamang ng dating VJ at modelo na si Kat Alano. Matapos kasing kumalat ang tungkol sa naaprobahang piyansa ni Vong, agad itong nagpost sa kanyang Twitter account at sinabing, "I can't stop crying. I feel broken and defeated. Ayaw ko na talaga." Matatandaan na bagaman hindi niya pinangalanan, maraming beses na tila pinasasaringan nito si Vong dahil umano sa pang-aabuso na naranasan niya rito.